Hi guys, so welcome back to my channel. I'm here again on Lifestyle and then yeah, as you can see guys, magmumukbang tayo ngayon kasi nakikita nyo naman dyan sa ating title, pero meron tayong twist. And then yan, na-miss ko kayo guys. So yun, alam nyo kasi, naisip ko to na magmukbang kasi nag-crib ako. Sabi ko, kasi spring na dito ngayon sa Australia, meron tayong kape. So parang nag-crib ako, masarap magsabaw, oh my god. Pero wala akong mga ingredients na mga naisip ko na mga sinigang bulalo. Wala akong mga ingredients na mga ganon. So lumabas ako, galing akong 7-Eleven guys, bago ako niloto ko to para makapagmukbang tayo kasi nagkikrib talaga ako ng mga sabaw. Ayun na, sarap ng bit ng sabaw kasi malamig na. Kaya nakaganito na tayo. Tsaka yun. And then yun, ang ating imukbang, ito hindi ko na try na expert ko sa malukong, ano naman. So yun, ito niloto ko. Binili ko siya sa 7-Eleven na ramen, shinyu ramen. So nilagyan ko siya ng bok choy, spring onion, and then mushroom. So para magiging ramen. So medyo maanghang to guys. So okay lang yan. Ayan, umuusok-usok ko. So ayan, niluto ko talaga siya. Hindi ko na yan tinransfer para masarap siya. And then itong aking chicken. Tapos merong bacon. Ayan, wala lang. Wala lang, so yan lang, wala akong mamukbang, pero kahit nagkikrib ako, so sabi ko kung magluto ako, and then yun, magmukbang tayo, i-share ko sa inyo, and then meron tayong twist na i-share ko sa inyo, kasi matagal ko na itong gustong gawin, pero naisip ko ngayon, dito sa mukbang, gagawin ko na lang siya, pero para may topic tayo habang tayong kumakain, di ba? So yun, so ang sausawan ko sa chicken, gusto ko sana soy sauce na merong suka, imanghang na itong noodles. Ito na lang pinakurat. Medyo maanghang din tong pinakurat. Okay lang yan. And then, banana ketchup. And then, yeah, kakain tayo guys. And then, mag-start tayo sa ating topic na paano ko nakilala si partner. O, diba? Galing! So, anyway, thank you Lord for this food. Bless this word na lang, Jesus. Amen. Okay, kakain tayo guys. Medyo maanghang talaga tong noodles. Wait lang. Kuha ako maliit na mangkok. Yan. So, ang sarap sana pag may kasama ka, no? Wala kasi si partner nasa work. Hey, hindi naman kumakain si partner itong mga kinakain ko. Ito. Masarap daw itong ano. Wala kasing maisip ako na sabaw na ano eh. So, ito naisip ko. So, meron akong bok choy, mushroom. So, ayan. Nilagyan ko siya ng tikman natin. Anghang guys. So, kain tayo guys. Magkakamay lang ako ha, pero syempre, itong noodles, gagawin natin ititinendor natin. Kain muna tayo ng noodles, no? Tapos meron akong kape, wala lang, gusto ko lang kasi malamig, tapos pero mainit eh. Wala lang, pero meron akong water na nakaready. Kain! Anghang siya, pero ah, my goodness. Masarap kasi may gulay. Ayan. So, yun nga. Kain muna ako. Saglit lang, guys, bago tayo mag-start sa topic natin. Anyway, itong chicken na to, minarinate ko na to 24 hours na to. More than na yata to 24 hours. Kailan ko to minarinate? Itong chicken, minarinate ko siya sa soy sauce, garlic, and then onion, ano ba? Ginaya ko na lang to. Medyo maalat. Ginaya ko kina sis kina Jis, kina Juna. Pero yung ginawa ko, ginrilled ko to sa oven. Pero nung isang araw, nag-fry ako nito. Masarap, ginrilled ko sa air fryer. So yun, sarap siya. Masarap pag matagal na naka-ano, no? Matagal naka-marinate yung chicken. So, yun nga, guys.
Hindi tayo makapagsalita pala pag kumakain, no? Oh my goodness, sarap ng kape. Cheers. Coffee is life. So yun nga, sabi ko nga, may topic tayo ngayon. Paano ko nakilala si partner, guys? Nakilala ko siya sa isang dating app sa Facebook way back 2017. Sarap ng noodles. Way back 2017, ang hang din ng pinakurat. Nakilala ko siya sa Facebook, sa dating apps, dating sites sa Facebook. And then, yun, February 2017 ko siya nakilala. Hanggang sa naging kami. Hindi ko na siya lahat i-detail, guys. Kasi ang iba hindi ko maalala. So, hanggang sa naging kami, nagkamabutihan sa Messenger. And then, hanggang sa nag-decision siya na bisitahin ako sa Pinas. Mag-meet kami in person, pero siya ang pupunta sa Pinas. Sarap. Never pa siya pumunta sa Pinas, guys. Pero nung makilala niya ako yun, ang lakas ng loob niyang pumunta ng Pilipinas for the first time. Dahil sa akin. So, yun. So, yun nga. Pumunta siya sa Pilipinas month of September. Month of September. September, October. September. Month of September 2017. So, ilang months din kami nag-uusap online. I think 7 or 6 months. Ayan, 3 weeks siya, umuwi siya ng Pinas para siyempre kilalanin ako. Tapos na-meet niya yung dalawa kong kapatid na babae kasi nandun lang naman sila sa Maynila. Yung kapatid kong babae, that time nasa Maynila pa sila yung nakatira, hindi pa sila umuwi ng probinsya. So yun, na-meet niya, pinapunta namin doon sa kung saan kami nag-stay sa hotel sa Makati, sa pumunta sila. Yung pamilya ng kapatid ko, asawa, anak niya, and then yung kapatid kong isa pang babae. So for 3 weeks, nasa Pinas siya, magkasama kami, guys. As in, magkasama kami for 3 weeks. Para, yun, kilalanin din, kinilala niya ako. Kinilala niya ako, tapos anghang talaga. Hindi talaga ako maano sa anghang, pero sige lang, dahil nagkikrib tayo. Wala tayong, no choice tayo eh. Yung mga kinikrib ko, bulalo, mga sinigang. Hindi ako buntis, ha? Malamig lang talaga yung weather, spring na kasi. So, yun. Ayun na nga, 3 weeks nasa Pinas kami magkasama, Makati. Ayun. May mga pumunta-punta kami sa mga ibang lugar, part of Manila lang. And then, ayun. Ayun, si D. So far, so good. For 3 weeks. So far, so good. Ano daw? And then, okay naman kami, pero sa first meet namin, nandun yung misunderstanding namin minsan gawa ng communication. Ayun, and then, but, yeah, hindi naman siya, okay lang siya kasi, siguro natural naman talaga yun. Pero, diba, hanggang sa tumatagal na ko naman yung aming communication. Pero yun,
okay naman yung aming 3 weeks na pagsama sa trip sa Pinas nung pumunta siya, na first time siya pumunta. Hanggang sa pagbalik niya dito sa Australia. So back to relationship, back to long distance na naman kami. Long distance relationship na naman for few months na naman. Tagal-tagal din kasi ang hangin noodles. Bumalik siya ng Pinas after na naman ng after na naman ng few months na long distance relationship namin. After ng first meet na bumalik siya dito, so yun, he decided again to visit me for second time around in Philippines way back March. So bumalik siya March. Month of March year 2018, bumalik siya ulit ang Pinas. Nakita ulit kami, nagsama ulit kami 2 weeks. Nagsama ulit kami sa Pinas ng 2 weeks yun sa hotel. And then yeah, tapos pumunta kami ng ano yan, yung Ulunga po? Yung Subic yun, sa Subic. Ayun, pumunta kami ng Subic. Pumunta kami ng Subic for 3 days. Ayun, kasi yung partner ko, grabe, love na love niya yung ocean. So, pumunta kami ng Subic for 3 days and then, yeah, pagustuhan niya, nag-enjoy siya. Kasi gusto ko lang naman siya mag-enjoy sa bakasyon niya ng Pilipinas. Ayun. And then after nun 2 weeks, bumalik siya ulit dito sa Pilipinas. Tapos parang ayun, nag-decide siya na parang ayaw na niya ako pakawalan. Hinahanap-hanap niya yung alam mo yun, kasi nakapatawa ko siya. Siya yung taong seryoso, guys, si partner. Pero, alam mo yun, ang hirap niyang pangitiin. Pero, meron talaga siyang yung hindi mo pinapangiti, tumatawa-tawa. Tumatawa talaga siya. The way, minsan sa pagsalita ko sa kanya, ayun, tumatawa talaga yan siya, guys. Tapos, yun nga, tapos tinatawag niya kaming midget kasi maliit ako nung nagkakilala kami. Tapos hindi siya talaga makapaniwala na ang liit ko talaga. Hello, for 11 guys. So, ang liit ko talaga. Ang liit ko talaga. Tapos nung pag mabalik siya dito sa Australia, palagi niya akong hinahanap-hanap sa tabi niya. Alam, ewan ko, parang siguro parang nasanay siya for just in few weeks na magkasama kami na napapatawa ko siya. Alam mo yun? So, yun yung kasi nung nakilala ko kasi siya, parang naging honest kami sa isa't isa nung nakilala ko siya sa dating apps. And that was my first time na nag-join ako sa dating apps. And saka siya din na narang timing nagkakilala kami. And then, ayun, pinahanap-hanap niya yung pagkakalug ko. Yun, tapos, ang hang talaga ng mundo. Hindi talaga ako sanay sa anghang, guys, pero dahil sa craving, parang okay. Sinunggaban ko na lang kasi may sabaw. Wala naman kasing ibang
sa 7-Eleven na noodles na hindi maanghang. Ayoko nang, ayoko kasi ng ano nang, ano yun yung canton na ano dito? Indomie? Maanghang din naman yun. So yun. Alam mo, itong masarap talaga to kung Lucky Me noodles sa Pilipinas. Chicken or beef. Ang sarap. Gumigib up ako sa anghang. Yung chicken ko. May isa pa. Kasi medyo maalat. Gawa ng soy sauce na na-marinate ko na medyo matagal. Ang hanga. Tapos, back to topic na tayo. Yun na. Yun nga, nung after ng yung pagbakasyon niya ng Pilipinas, ng month of March, so bumalik siya dito. Tapos, yun, nag-decide na siya na after few months na long distance na naman namin, nag-decide na siya na mag ano ng visa, mag-process ng tourist visa muna for 3 months na titignan namin yung aming relationship kung mag-work, magsama kami ng 3 months dito sa Australia. So yun. So yun nga. So after noon, I think few months kasi for how many few months din kami nag-long distance tapos nag-process kami ng aking tourist visa and then month of October 2018 mag-flight ko papunta dito sa Australia. So yun, and then inano niya ako dito, pinasyal niya ako dito sa Australia. Yun. And then andito ako lang sa bahay as like usual na hanggang ngayon kasi wala pa naman akong work. So diba, for 3 months na yun, so work siya, and then dito ako sa bahay, and then pinagkatiwalaan niya ako, stay dito sa bahay niya, alam mo yun. So mahaba-haba din yung proseso namin sa isang sa aming relationship kasi ang tagal din namin ng long distance relationship. Sa aming long distance, yun, basta yun, long distance relationship. And then, sa pagpunta ko dito ng tourist visa dito, ako nag Christmas, New Year, na-meet ko yung pamilya niya, and then, nagiging okay din naman kami agad, and then yung anak niya. Siyempre, for the first time, parang the first siyempre, yung first meet ko sila nakilala, parang nahihiya pa ako. Pero nagiging okay din kami, and then every week nasa pamilya kami ni partner. Sa mami niya, daddy niya, nagbibisita kami. And then, yeah. And then, after 3 months, bumalik ako ng Pinas. And then, I think, 1 month lang ako sa Pilipinas, guys. No, after ko ng tourist visa dito sa Australia. 1 month lang ako. Gusto nga ni partner, weeks lang eh, 2 weeks. Pero syempre naawa din siya kasi may anak ako, sabi niya, you can spend time and then for your son kasi pagbalik mo na dito, hindi natin alam kailan ka ulit babalik. So yun. So pagbalik ko, pumunta ako ng October dito hanggang, di ba, 3 months. Tapos umuwi ako ng Pilipinas, January. Bumalik ako dito ay March 2. 1 month lang ako sa Pilipinas. So yun, and then hanggang sa pagbalik ko na yun ng Pilipinas ng second time, ayun na. So andito na ako hanggang until now. So, kasi nagiging work yung relationship namin, pero though nandiyan naman talaga yung problema, trials, mga challenges niyo sa isa't isa sa isang relationship bilang, alam mo yun, na magkasama kayo sa isang bubong, hindi yan maiwasan, guys. Pero for us, God bless, and of course I'm thankful to my partner kasi he's really understanding na medyo yung temper niya, patient niya,
medyo wala siya noon, pero nahahandle niya, ayun, nahahandle niya. Tapos yun, at alam niyo na kasi ang akin sa pag-English ay medyo hindi ako fluent sa speaking ng English. Hindi ako fluent to speak English, pero yeah, I'm just trying my best. So yun, kaya nagiging work kahit papaano ang aming isang relationship. So yun guys, anyway, gusto ko na to i-end kasi aanghang. Hindi talaga siya, hindi ko talaga maano yung anghang guys. Anghang talaga. Ayun, meron pa ako, ayun o, rice. Nakikita nyo. So, yun nga, guys. So, hindi ko na ito papatagalin. I-end ko na ito kasi ang anghang talaga, tumutuloy yung sipon ko. Hindi talaga ako, guys, sanay sa, ano, sa maanghang. Pero, dahil sa kalukuhan ko, lumabas pa ako. At alam mo ba? Alam nyo ba? Dahil mabilis lang magpagabi na ngayon. So, lumabas ako ng madalian lang sa pumunta ng 7-Eleven para makabili lang itong noodles. So, yeah. But anyway, sana guys, meron kayong naiintindihan sa aking na-share, sa aking journey, sa aking partner na nakilala ko siya. And then, nakarating ako dito sa Australia. So, yun. And then, yeah, sana meron kayong naiintindihan guys. Parang kasi, ang gulo ko mag-explain. Pero, yeah, sana may naiintindihan kayo. At, yan. So, ayan guys, kung bago kayo dito sa ating channel, don't forget to subscribe and like. At, yeah, hit the bell button below para maging notify kayo sa ating sunod na video, guys. Thank you so much for watching, guys. Love you. Bye. Guys. See you for my next one. God bless.